Ibang klaseng baharaw ang tumama ngayon sa Kalumpit, Bulacan. Ang sinisising dahilan ng hindi pa rin humuhupang tubig doon ay proyekto ng gobyerno. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Sa aerial video na ito, makikitang pinalilibutan ng baha ang maraming bahay sa Kalumpit, Bulacan. Walang ibang masasakyan kundi bangka. Ang ibang residente, ilang araw nang nasa may bubungan. Hindi nasa ng barangay na lalaki ng ganito kalaki ang baha sa amin. Dahil hindi naman ganyan dati. Hindi po namin alam kung hanggang kailan yung laki ng tubig at huhupa yung baha na sa aming barangay. Iba naman ang diskarte sa bahay ni Lola Asuncion. Naglagay siya ng mga plastic na upuan para daanan sa loob ng kanilang bahay. Nagharang din siya ng sandbag sa pintuan para hindi pumasok ang tubig. Pero kaunti na ulan pa ay hindi na ito kakayanin ng sandbag. Sinisisi ng lokal na pamahala ng konstruksyon ng North-South Commuter Railway Project ng Department of Transportation kaya tumindi ang baha. Natambakan doon kasi nito pati ang kantarilya o daanan ng tubig. Kung babasahin may batas natin, bawal na bawal po na magtabon, magpaliit o magliko ng walang paalam sa tamang ehensya ng gobyerno. Nasaan ang paalam nito? Ba't nilaginan niyan yan? Sinusubukan ng News 5 na makuha ang panig ng DOTR o mismong project manager ng ginagawang NSCR project pero wala silang tugon sa aming mga tawag. Pero dahil sa naranasang matinding pagbaha, nakatakdang imbestiga ng Malolo City Government ang naturang konstruksyon. Nais na rin doon ng mga lokal na pamahalaan sa Bulacan na tutukan ang pagtatayo ng pumping station sa probinsya. Taong 2010 pa raw nang bumuo sila ng alyansa para humiling na magkaroon nito. Kinalampag naman ni Bulacan 2nd District Congresswoman Tina Pancho ang San Miguel Corporation na siyang nagde-develop ng airport project sa Bulacan na pakitaan sila ng Flood Control Management Plan. Anya, dapat matik ang planong yan sa kahit anong tinatayong proyekto. Kung papasok kayo sa looban ng mga barangay, makikita mo may warehouse, may mga bodega. Ang tendency po niya, pag yan po ay nagtambak, isusuka sa amin ng tubig. Ibubuga sa amin ang tubig. Kaya nga po ang sinasabi namin, baka pwede bigyan kami ng flood control or management plan. May mga ginagawa naman daw na mga SMC para maibsan ang baha malapit sa proyekto. Ang focus namin ngayon is hukayin yon at palaliman. Nang sa ganun, makabawas dun sa pagbaha. Nag-umpisa pa lang ho kami ngayong Oktubre at nasundan ho ng pangalawang ilog ngayong Marso at itini-step up ho namin yung cleanup. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Edling Gaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga mahalagang issue at headlines, tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.